Yo, what's up mga kalegi? Ang video nito, personal vlog lang. Dahil wala na naman pasok, gagala na naman kami sa pinakapaborito naming mall, ang SM Mega Mall. Itong Toy Kingdom, ito yung number one na pinupuntahan namin sa Mega Mall. Kasi malaki siya, tapos napakaraming laruan. Ang sarap magtingin-tingin ng iba't ibang uri ng laruan. Yung anak ko, napakarami niyang laruan kasi nag-iisang apo yan. At unang apo, so bago pa lang yung pangalawang apo, 5 months pa lang yung pangalawa kong anak. So itong buong Toy Kingdom na to, yung girl section, kabisado niya yan libutin mag-isa. Alam niya kung ang bawat sulok niyan, kung nasa nakalagay yung mga iba't ibang laruan dyan. Buti nga ngayon, medyo nag-matured na siya, hindi na siya nagpapabili ng mga laruan. Mahilig na lang siyang mag-ikot, magtingin-tingin kasi sawa na rin siyang magpabili since madami na siya talagang laruan. Dahil spoiled sa lola niya. Lagi siyang binibilan every week ng laruan. Pero ngayon, kontento na siyang magtingin-tingin na lang. Mas priority niya na yung kapatid niya. Sabi niya, hindi na ako mapapabili ng laruan kasi yung kapatid ko naman, siya naman yung susunod. So, nag-matured na. So, nakakatuwa yung anak ko. Kahit na pumupunta kami dyan, hindi siya nagpapabili. Nagtitingin-tingin na lang. Actually, pag pumunta ka rito sa mga ganitong pasyalan, bilihan ng laruan, kahit ako natutuwa, kahit ako nag-i-enjoy kasi mahilig din ako sa laruan. Ang problema nung bata ako, wala akong pambili ng laruan at yung mga magulang ko is mahirap lang. Hindi nila kami kayang bilan ng mga mamahaling laruan. Although nabilan ako ng tatay ko isang beses ng malaking robot. Isang beses lang yan. Kasi panganay ako, tapos nang honor yata ako. May award ako sa school nung kinder or preparation. Daycare, may award ako. So parang natuwa yung tatay ko at isa pa lang ako ng anak nila. Kaya pa nila akong bilan. Pero nung dumami na kami, never na ako nakatikim ng laruan. Pero itong anak ko, sagaan na to sa laruan. At ako ngayon, medyo since matanda na, nag-iisip bata pa rin ako. Naglalaro ako niyan ng Gundam. Meron ako mga konting collection ng mga Gundam. Kasi paborito ko yung Gundam Wing. Pagtapos namin doon sa Toy Kingdom, punta naman kami dito sa Time Zone. Dito kami mag-iikot-ikot. Actually, ayoko rito maglaro sa Time Zone kasi mahal dito eh. Mas type ko maglaro doon sa katabi nito, yung Tom's World. Pero yung anak ko, pangit daw yung mga laro doon. Dito daw maganda. So, wala tayong magagawa. Ang ginagawa ko lang, nag-load ako ng 100 hanggang 200 pesos. Hayaan ko siyang mamili ng laro. Minsan ako rin naglalaro kasi tinuturuan ko siya. Ang goal namin dito is maglaro ng mga games para makakuha at makaipon ng mga tickets. Kasi yung tickets, ipapapalit niya dun sa mga item. So, laging puno to pag Sabado, Linggo. Sobrang daming mga bata rito. Nung bata ako, hindi ako nakapunta dito sa ganitong pasyalan, sa ganitong arcade. Kasi yung 5 pisong token dati, napaka-importante nun sa akin. Pero since ngayon, medyo nakakaluwag-luwag na at afford naman na may pasyal yung anak ko, kaya namin dito pumunta parati. Kaya yung anak ko, sanay na sanay maglaro sa mga ganitong amusement center. So itong Time Zone, maganda dito kasi marami dito mga bagong laro. Hindi katulad sa mga katabi niya, nakakasawa yung mga dito, medyo challenging. Ayan, water gun yung gamit. At nag-i-enjoy talaga yung anak ko. Nag-i-enjoy siya. At ang goal niya is manalo sa laro para magkaroon ng maraming ticket. Kasi pag mas maraming ticket, mabibili mo yung item mo. So, maganda kasi nag-i-enjoy ka na, tapos may reward ka, may price na nag-iintay pagdating ng uli. Pag naubos na yung load. Kasi by card na dito, hindi by token. Niloloadan yung ano dito. Niloloadan. Ayan o. May ticket siya. Tutuwan-tuwa siya. Isaswipe mo yung card, tapos maglalaro ka na. So, mas maraming ticket, mas may item kang mabibili. Although kaya mo naman bilhin ng cash, since may pera ka, kaya mo naman bilhin yung item na gusto mo. Pero mas challenging dito kasi naglalaro ka at the same time may reward. So kung mas maganda yung resulta ng laro mo, mas maraming ticket na lalabas.
So yung anak ko nag-i-enjoy dito. Hindi siya nagsasawa sa Mega Mall. Kasi maraming pasyalan. Yung Toy Kingdom, kahit ilang beses namin yung nililibot kada linggo or every month, every week nandun kami. Once a week, nasa Mega Mall kami. Hindi man Saturday, Sunday. Nandun kami, dito kami parati. Kasi malapit lang kami. Malapit lang kami dito. At ang maganda rito, yung parking, 50 pesos lang buong maghapon. Na. Pag weekends, Friday, Saturday, Sunday, 50 pesos lang yung parking fee. Although sa Robinson's Galleria, 50 pesos doon. Mas malapit kami dito. Yun nga lang, napakahirap mag-park dito pag weekends, nakaka-visit. Kaya kailangan maaga ka, mga alas 10:30 nandito pa. Bago mag-lunch time, pupunta na kami para hindi kami maipit doon. Napakahirap mag-park dito pag weekends. Actually, sinusumpa ako itong Mega Mall na to pag linggo, Sabado, linggo, pag may sale. Ang hirap dito pumunta, ang hirap mag-park. Mas maganda pong mag-taxi ka o mag-tricycle. So, dami na namin na ipong ticket. Veterano na yung anak ko eh. Magaling yan maglaro. So, ito, bagong laro. Ihahagis mo yung sa bote, yung ring. Actually, nag-enjoy ako maglaro nito. Tatlong beses namin laro. Ang sarap, ihahagis mo yung ring na yan sa bote. Nag-enjoy ako. Kasi dun sa mga ibang amusement park, halimbawa, Enchanted Kingdom o kaya naman sa Sky Ranch, may mga ganitong inaagis. Hindi ka makashoot. Dito, nakakashoot ka eh. Maraming shoot yun. Kasi mas malaki yung ring. Yung sa Enchanted Kingdom, saka dun sa mga scam yun eh, Sky Ranch. Ang hirap makashoot. Ang liliit kasi ng ring. So dito, masarap. Although ticket lang yung price. Tatlong beses namin to nilaro. Dito nakubos yung load ko eh. 200 yata yung pinaload na. Pero nag-enjoy naman kami. Nag-enjoy kami sa pag-aagis ng mga ring. So dito sa Mega Mall, sa SM, we got it all for you talaga rito. Kaya maraming tao rito kasi andito na lahat ng kailangan ng mga tao. Ayaw na nilang lumayo kasi dito lahat ng kainan, lahat ng mga kailangan nilang bilhin dito. Bumili rin nga yung bayo ko ng monitor para sa gaming PC. Andun din sa taas. So, kaysa lumayo pa kami, kaysa magpunta kami kahit saan. Dito lang kami pumupunta parati kasi nga. Ito na yung mall na kompleto sa Ricardo's. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga tao na dito sila pumupunta ng weekends. Kaya sobrang traffic. Sa lahat ng kalsada maluwag, dito lang paikot ang traffic. Sobrang traffic. Pag tinanggal nga itong Mega Mall sa EDSA, baka yun ang solusyon para sa traffic ng EDSA dahil ito talaga nagpapatraffic eh. Dahil itong mall na ito nasa gitna, so Boulevard, di ba? Tapos Ortigas. So ayan, tapos na kami maglaro, papakain na namin yung mga ticket. Nasa mga 300 tickets yata yung nakuha namin. So ayan, ticket eater. Diyan lang. Tapos, yung anak ko, dyan na siya makakakuha ng prize. So, hindi na rin siya nagtuturo ng laruan actually. Ang gusto niya na lang yung mga notebook, ballpen. Mahilig na siya mag-drawing, saka magsulat-sulat. So, ayan yung mga pwede mong mapanalunan. So, may mga prize yan. So yung anak ko, simple lang ang gusto niya. Ballpen lang yung tinuturo niya. 120 tickets. So sobra pa yung na panalunan namin ngayong tickets. Niipon lang namin yung sakay. So yun, 120 tickets. Meron na siyang ballpen na kulay pink. 300 tickets siya, man. So may tipid pa. Ayan, susulat-sulat na naman siya. Nakakatawa kasi marunong na siya magbasa. Marunong na siya magsulat. So masipag siyang magsusulat. Yan lang ang hawak niya na ngayon. Hindi na siya masyado naglalaro ng mga laro. Matured na siya. So, pagkatapos maglaro, siyempre magugutom na naman, kakain, tuturo kung saan naman kami kakain. Ganun lang, pag-ulit lang ang buhay. Pag walang paso, pag weekends, parang obligado na talaga kami lupapas, mamasyal. Kasi parang given na yun pagkatapos ng isang linggong pag-aaral niya. Mamamasyal kami. So dito, ito yung prestige lunch. Pag may
SM Advantage ka, SM Prestige, upgraded ka sa SM Prestige, pwede ka rito manatili. So, dalawang tao yung pwede mo makamba na. So, dito libre yung tubig, libre yung kape. Pag napagod ka, mag-ikot-ikot sa Mega Mall. Pag meron kang SM Prestige, pwede kang magpatimpla ng kape. Ayan. Masarap din yung kape nila kahit libre. Kadalasan kasi pag libre, hindi masarap. Pero dito, ayos din. Saka may libre yung Wi-Fi. Para sa mga SM Prestige holders. Yung asawa ko siya yung may SM Prestige. Pupunta lang kami dito pag gusto ko mag-CR. Kasi medyo maganda yung CR dito at hindi crowded. Saka marami kasi masyadong tao pupunta rito. Kasi dati, nung umpisa, konti lang yung nakakalam, konti lang yung pupunta rito. Ngayon, talagang dito na tumatamba yung mga Prestige holders. Actually, nakaraan, nandun kami, may nakikipag-away pa nga. Kasi hindi siya yung card holder, kasama niya lang. Tapos, ayaw siya papasukin ng receptionist. Kasi kailangan yung pangalan dun sa card ng SM Prestige, kasama mo, napapasok. Hanggang dalawang bisita lang yung kasama. Kunyari, ako may card, pwede ako magsama ng dalawang tao. So, pag may excess, hindi na pwede papasukin. So, pag wala yung may-ari ng card, hindi ka pwede papasukin. Eh, yung isa, nangungulit na gustong pumasok, wala nga yung may-ari ng card. Nakikipag-away siya sa receptionist. So, privilege kasi yun ng mga Prestige holders. At masarap tumambay dun. Dahil nga, may upuan, may couch. Pagtapos kang mag-ikot-ikot, pagod ka na, ngawit ka ng mamasyal, pwede ka tumambay. So anyway, mga kaleking, ganito na itong video to. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Masa muli, paalam.